Walang direk Coco Martin na naawa at nakipagsimpatya sa panahon ng tagutom. Walang puso si direk Coco Martin. Isang rebelasyon ang ibinunyag ng isang stuntman ang totoong ugali at matigas na puso ng aktor at direktor na si Coco Martin. Ayon sa Facebook page na Kasanggamo si Drago na nagpakilalang stuntman sa longest running series na FPJs ang probinsyano na si Coco Martin ay pakitang tao lang umano. Noong panahon kasi anya ng COVID-19 pandemic, nakasama nila ang aktor at doon nila nadiskubre na kakaiba umano ang ugali nito. During pandemic kasi ay walang Coco Martin ang naawa sa mga talents at mga kasamahan niyang stuntman. Tila hindi pinahalagahan umano ng aktor ang mga talents na isa sa mga nagbigay buhay ng teleserye. Narito ating panoorin ang kanyang revelasyon. Okay po, bueno. Sasagutin po natin kung bakit walang puso si Direk Coco Martin. Wala pong nagbait sa akin at walang nasa likod. Napilitan ng buko na ilahad ang aking saloobin at ilang kapwa ko mga kasamahan ng mga talents, stuntman, ng mga ordinaryo. Walang impluensya o tinatawag na palakasan system. Sa panahon po ng pandemic, buwena mano po ito. Si Coco Martin, ipinagtanggol po namin yan kasama ang inyong lingkod dahil ang ilan ay nakatiklop din ng bibig, takot silang mabatikos. Bagamat ito, alam ko ang kanyang pagbabago ng ugali dahil nakasama po namin yung matagal-tagal yan sa probinsyano. Lulubog litaw kami po dyan. Walang direk Coco Martin na naawa at nakipagsimpatya sa panahon ng tagutom ng mga talent stuntman. Tanging si Senador Robin Padilla lang at Ma'am Gretchen Barreto ang Film Development Council of Philippines, ang KPP, ang Mobile Fund and the rest. Pero walang Coco Martin po. Pasensya na po ha, hindi ito pagsira, napilitan na lang ako. Ito ay sikreto. Pero dahil sa ganyan nangyari, yaman lang naman di kami pinahalagahan at lalo ang yung lingkod. No choice na ako. Pasensya na po. Humingi naman ito ng paumanhin sa aktor dahil sa kanyang naging revelasyon. Ayon sa kanya, nakatutok lamang ang aktor ngayon sa Batang, Quiapo sa mga dating artista at mga vloggers. Maliban sa walang pakialam ang aktor na si Coco Martin sa mga talents at stuntmans, maliit din umano ang kanilang talent fee na natatanggap. Ito dito sa Batang, Quiapo, mas nakasentro ka, nakapokus to sa mga dating mga artista at siya naman sadya. Ganun din po siyempre at ang mga idolo na vloggers at karapat-dapat naman po sila. Pero yung mga deserving at mga taong nagtanggol po sa inyo at ang mga nakasama yung talent stuntman na umunawa kahit ganun lang ang TF namin, inintindi po namin yon bilang pagsuporta sa inyo na kahit sa panahon ng pandemic, hindi mo po kami naalala. Direk, hindi ka namin sinisiraan. Mahal po namin kayo at alam po namin may puso ka pa rin. Marami na akong sinasabi, marami na akong inaungaw, pero hindi nyo naramdaman ang saloobin ko. And I deserve it. Patawad po sa lahat ng netizens. Hindi ko po sinisiraan ang Batang, Quiapo. Inilahad ko lang ang katotohanan. Isa pa riyan ay takot at tikom ang mga bibig ng mga talents at stuntmen dahil kailangan nila ng trabaho o nagbabaka sakaling gawing artista, break o hawak sa leeg ng ilang talent coordinator o pangulo ng mga stuntmen. Sa tingin mo, totoo ba ang ibinunyag niya? Wala pa namang reaksyon dito ang kampo ni Direk Coco Martin at pamunuan ng FPJs Batang, Quiapo. Para sa inyong reaksyon, mag-comment lang sa baba at click the notification bell. Huwag kalimutan mag-subscribe sa The Showbizcaster. Maraming salamat!